Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Shout out sa lahat. Hello everyone. Today is Wednesday, May 12, 2021. Disclaimer lang po, my content is all about storytelling. Story time, sababawiin ko ang lahat. Last 2 weeks na lang mga kajay, kaya keep watching, o diba? So, ayun na nga, itong tatlo at saka si Iris kasama nga nila yung tatay ni Randall at saka yung mga pulis is talagang pupunta na sila sa farm para nga hulihin nito sana si Dulce at saka si Trina. Pero nabigo sila kasi nga itong mag-ina is parang mga palos ang dudulas. So bago pa naman sila makatunog ng amoy is nakahanap na ito ng property na binili ni Dulce at doon sila nagpakasasa sa masarap na buhay. Of course kasama nila si Victor kasi hindi naman nila pwede si Victor iwanan. Pero kung si Dulce lang ang masunod, matagal na kaso ayaw ni Trina. Pinagtiyagaan ni Trina yung papa niya. So ayun nga mga kazay, so habang happy-happy itong mag-ina, ito naman si Victor is malungkot dahil nga yung anak niya, yung alam kasi yung anak niya is nawala na nga, patay na nga daw. So dito muna tayo kay Christine. Si Christine, kinausap na siya ni Aling Faye. Si Aling Faye yung tumulong sa kanya at nakapulot, no, na mayroong tao na magdadala sa kanya para makabalik na siya sa tunay niya na pamilya. So agad-agad nga mga kazay is nakausap nga niya yung ati Michi niya at finally is nagkita na talaga sila at doon sinabi lahat-lahat ni Christine ang mga buong pangyayari na si Dulce ang dahilan kung bakit siya nawawala ng matagal. At yun nga sinabi din ni Michi doon na pinalayas din siya ni Victor sa farm gawa nga ng kagagawa ni Dulce. Kaya sabi ni Christine, babalik tayo doon at Michi, hindi tayo papayag na paikutin tayo ni Dulce yung pamilya natin. So ayun na nga mga kasay, kasi nga sabi ni Christine, kaya naman siya may ginawa si Dulce na muntik niya nang ikamatay is gawa nga ng alam ni Christine lahat ng baho ni Dulce. So ayun nga mga kazay, nandoon na nga sila sa farm at sinesearch na nila lahat-lahat do yung farm, wala talaga doon si Victor at pati mga alahas nila, mga ari-arian nila doon is nilimas ni Dulce. Kaya itong police is nag-file na ito ng kaso kay Dulce at saka kay Trina at yung kidnapping kay Victor. So naawa talaga ako dito kay Iris, no, kasi nga hindi naman lang niya nakita yung dad niya. So sabi ni nagbakaawa kasi itong si Iris kay Kuya Joel niya na baka may alam na lugar na kung saan pwede magtago itong dalawa. Pero sabi naman ni Joel wala talaga siyang alam, kung mayroon man sasabihin niya doon dahil tatay niya pa rin itong si Victor. So ayun nga mga kasay, no, sabi ni Randall is hanapin nila doon sa sulok-sulok ng kinasulok-sulukan ng farm. Baka nandoon nang si Victor pero wala pa din. So nung nagdesisyon na sila nang umalis sila para nga pag-isipan kung anong kasunod na mga moves laban dito sa kay Dulce at saka kay Trina is nung saktong paalis na itong sasakyan nila kasama yung mga pulis is dumating din sa farm itong si Christine kasama yung ati Michi niya at doon nga mga kazay nagsisigaw ito si Christine, tinawag niya yung mag-ama niya pero wala na siyang naabutan doon. So sabi na yung sabi ni Joel, tara na Iris. Tapos sabi ni Iris, wag muna kuya at
alalahanin niya muna yung mga bagay-bagay doon sa farm. Kasi nga, wala na nga yung mom niya, tapos wala na nga yung dad niya. So, umiiyak doon si Iris. Tapos, ang aabangan natin bukas mga kazay is habang hawak-hawak ni or yakap-yakap ni Iris yung una, no? At tapos nung patahikod na siya is bigla nandoon yung mom niya na si Christine at tinawag siya. At finally mga kazay is nagkita na talaga ang dalawang mag-ina at niyakap nila ang isa't isa habang umiiyak. Diba ang ganda? So abangan natin ang paghihiganti ni Christine dahil babawiin na niya ang lahat-lahat kay Dulcie. Dulcie, mag-enjoy ka lang ngayon. At Trina, kasunod, kayo na naman ang pupunta sa Kalongan. So that's it for this afternoon mga kazay. So see you on my next vlog. Thank you so much and God bless everyone. Bye-bye. Napakainit dito, diba? Sobrang init.